Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Sampung taon na ang nakaraan mula nang makapagtapos ako ng high school. Sabik na sabik ang aking pinsan na kaklase ko rin noon habang ibinabalita ang unang reunion namin sa eskwelahan. Talagang tumatawag pa ito galing ng Qatar para ipaalam sa akin ang bagay na iyon. Mabuti pa siya na malayo. Alam ang pinaghahanda ang okasyon ng paaralan. Samantalang ako na andito lang naman, malapit sa paaralan. Wala man lang ideya na may ganoon palang event na magaganap. Nako insan, siguro hindi na ako sasama sa reunion na yan. Sigurado akong pagtatawanan lang ako ng dati nating kaklase. Wika ko rito habang kausap sa cellphone. Alas 11 na ng umaga dito sa Pinas, habang alas 6 ng umaga sa kanya doon sa Qatar. Isa na itong nurse abroad, habang ako, isang single mom sa dalawang anak. Kakatapos ko lang noong magmarcha sa entablado para kunin ang diploma, nang bigla akong nahimatay sa gitna ng maraming tao. Sobrang taranta ang aking mga guro at mga kaklase, maging ang mga magulang na nasa aming likuran. Iyak na rin ng iyak ang aking ina, habang ang papa ay sobrang nag-aalala. Nang madala ako sa klinik, kinunan ako ng test na pag-alaman na nagdadalang tao na pala ako. Halos bugbugin ako noon ng papa dahil sa nangyaring kahihiyan. Nung una, pinanagutan naman ako nang walang kwenta kong kasama ang aking dinadala. Hanggang sa nasundan pa ito ng isa. Ngunit kalaunan, nagpaalam ng magtrabaho sa Manila ito dahil may hiring daw ang forma na tiyuhin ito. Naghahanap daw ng mason. Pumayag naman ako dahil nga dalawa na ang anak namin na kailangang buhayin. Nang una, nagpapadala pa ito. Ngunit kalaunan, nawala na lamang na parang bula. Huwag mo nang alalahanin pa ang nakaraan. Lahat naman tayo nagkakamali sa iba't ibang paraan. Hayaan mo na ang mapanghusga. Hindi naman lahat ganoon, di ba? Marami pa rin ang nakakaintindi. Ang importante, magkikita-kita pa rin tayong magkaka-batchmate. Napabuntong hininga ko dahil sa narinig mula sa pinsan. Simula noon, ito lang talaga ang umiintindi sa akin. At hindi ako nito kailanman hinusgahan. Salamat din sana. Napaka-supportive mo talaga sa akin. Hindi ko na napigilan ulit ang mga luhang gustong kumawala sa aking mga mata. Dahil iyon sa tuwa sa pinsan ko na laging nakaalalay sa akin sa lahat ng bagay. Kahit noon pa man, mapa-financial man o moral assistance, lagi akong nakakatanggap sa kanya. Dumating ang araw ng reunion sa school. Nakahanda na ako sa pagdating sa aking pinsang si Sofia. Naihatid na rin kasi niya ang aking susuotin noon pa mang dumating siya mula sa Qatar. Nag-leave ito ng isang buwan sa kanyang trabaho. At balak niyang ipasyal kami ng dalawa kong anak matapos ang reunion sa school. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang ugong ng kanyang kotse
Ilang minuto lang ang nakaraan at narinig ko na rin ang boses niya sa kusina habang kausap ang inay. Nagmamadali akong lumabas sa kwarto at upang hindi na siya mainipa, kakaintay sa akin. Aba, parang dalaga lang ang pinsan ko ah. Pambubula pa nito nang makita akong lumabas ng kwarto. Nako, niloloko na naman ako ng pinsan kong malapit nang maging matandang dalaga. Biro ko sa kanya, kaya napanguso ito at humarap sa akin. Oy, layo pa ha? Grabe ka sa akin. Parang sinasabi mo na rin na pangit ako ganon. Tila nadismaya naman ako sa mga lumalabas na salita mula sa aking bunganga. Para bang nasobrahan ko yata at na-insecure bigla sa kanyang sarili ang aking pinsan. Oy, ang ganda-ganda mo kaya. Kaya lang, napakapihikan mo. Ayan tuloy. Sa dami ba naman ng mga manliligaw mo na gwapo noon, wala ka man lang napili. Nako insan, wag na. Mamaya kagaya lang din ng mga iyon sa lalaking minahal mo. Wag na lang. Hindi bali na lang na maging matandang dalaga ako. Nakapamayawang pa ito habang pinapalipad sa ere ang napakahaba at nakalugay nitong buhok. Nakakaloka ka talaga pinsan. Halika na nga, baka tayo na lang ang hinihintay doon. Humalik ako sa pisngi ni inay at nagpaalam. Hinabilin ko sa kanya ang dalawang anak. Kahit na malalaki na ito, isang 10 taon at isang 8 taon na puro babae. Sinabi ko rin sa inay na mag-o-overnight kami. Nadat na namin ang dating mga kaklase na may kanya-kanyang tumpok. Nag-uusap-usap ang mga ito at masayang nagkukwentuhan. Halatang may mga kaya sa buhay ang iba dahil sa mga suot nitong alahas na sobrang laki at kumikinang ang palawit na yari sa ginto o diamante. Sophia and Jane is here. Wika ni Jailin habang nakatingin sa amin. Hati ang reaksyon ng dati kong kaklase. Yung iba, tila natawa pa habang nakatingin sa akin. Habang ang iba naman ay at halatang ako ang kanilang topiko. Ang iba tila dismayado at yung iba pa ay tila awang-awa sa akin. Nako insan, wala kang papansinin sa kanila ha? Sa akin ka lang focus. Walang kwenta ang pinag-aralan ng mga iyan kung matapobre din lang. Mahinang wika ng pinsan sa akin. Okay lang pinsan. Natural lang talaga na ganito ang magiging reaksyon nila. Tignan mo nga. Halos ako lang mag-isa ang walang accomplishment sa buhay. Prangka na wika ko sa aking pinsan. Gaano man niya ako i-cheer up para maging positibo. Hindi pa rin naman maialis ang katotohanan ng iyon. Maraming pangyayari ang naganap. Maghating gabi na at iyong iba ay may tama na rin ang alak. Napansin ko na hindi nakikisama si Persia sa kasiyahan. Tahimik lamang itong kumakain sa pinakasulok na mesa. Si Persia ay isang albina. Iyong sakit sa balat na buong katawan at buhok mo ay maputi lahat. Bukod doon ay napabalitang may lahi rin daw itong aswang. Hindi ko rin alam kung totoo ba ang tungkol sa mga iyan. Narinig ko lang din naman. Kanina lang may kasama pa itong 3 lalaki. Ngunit hindi ko masyadong namukhaan kung sino-sino ang mga iyon. Minsan lang naman napadako ang tingin ko sa kanila dahil may kausap din kami ng aking pinsan na ibang kaklase sa aming mesa. Ilang sandali pa ay may isang lalaking lumapit sa kanya. Si Walmer iyon. Isa sa mga kaklase naming napakabuli noong araw. Siguro, binubuli na naman niya si Persia kaya lumapit.
Hindi ko tuloy mapigilang mapalungo. Paano kasi, noon pa man, ay lagi na nitong binubuli si Persia kasama ang mga barkada nito. Naisip ko na siguro, hindi na ito magbabago. Ngunit nagulat ako nang biglang tumayo ang babae at lumapit kay Walmer. Sa paraan ng pagtitig nito, ay halatang may gagawing kakaiba o pinag-usapan ang mga ito. Nilipot ko ang aking paningin. Talagang walang nakapansin sa dalawa maliban sa akin. Nakita ko pa nang hapitin ni Walmer ang bewang ng dalaga. Halatang may tama na ito sa alak dahil sa paraan ng paglakad. Tumalima ang dalawa at hindi ko alam kung bakit otomatikong napasunod ang aking mga mata sa kanila. Maging ang dalawa kong paa ay hindi na malayang humahakbang na ito at sinundan ang dalawa dulot ng kuryosidad ng aking isipan. Ramdam ko kasi na may kakaiba sa kilos ni Persia. Naglakad na ang mga ito sa madilim na pasilyo ng paaralan. May kutob ako na sa library ang mga ito pupunta. Hindi nga ako nagkamali. Doon ang tuloy nila. Nagmamadali pa ang mga itong pumasok. At dahil hindi inaasahan ng mga ito na may kasunod sa kanila, ay pinabayaan lamang ng mga ito na bukas ang pintuan ng loob na iyon. Pumasok na kaagad sa utak ko kung ano ang gustong gawin ng mga ito. Tila nagalit pa ako sa aking sarili nang bumalik ako sa aking katinuan. Bakit ko sinundan ang mga ito para maging saksi sa gagawing kababalaghan? Yun ba? Ilang sandali pa ay narinig ko ang hagik-gik ng babae, maging ang mahinang tawa ng lalaki. Hanggang sa naging mga ungol na ang aking narinig. Nakaramdam ako ng inisabang nilalaro ang aking isipan ang posibleng ganap ng dalawang nasa loob. Napasilip ako sa nakabukas na jealousy window, dala ulit ng kuryosidad. Kita ko ang babaeng nakatayaya sa mesa habang ang lalaki ay pikit matang ninanamnam ang marahil na sarap na dulot ng kanyang ginagawa sa kanyang harap. Hindi ako kumurap sa tagpong iyon. Ilang taon na rin ba akong hindi nakatikim ng ganoon simula nang iwanan ako ng aking kinakasama? Ngunit biglang napadilat ang aking mga mata nang makita ang mahabang dila ni Persia. Maging ang mga mata nito ay nagbabaga sa galit habang hinaantay na dumilat ang mata ng lalaking nasa kanyang harapan. Pikit mata pa rin ito habang nilalaro ang kanyang dalawang matatayog na kabundukan. Hanggang sa narinig ko na lamang ang sigaw ni Walmer. Natila ba nagulantang sa kanyang nakita? Ah! Aswang! Aswang! Sigaw nito. Ngunit bigla rin itong natahimik nang biglang ibinaon ni Persia ang kanyang matulis na dila sa bunganga nito. Pagkatapos ay sinunod na dinukot ang kanyang puso, sinipsip ang kanyang dugo, at nang magsawa ay pinahid pa nito ang kanyang kamay sa mga dugong tumaga sa kanyang mga bibig. Hindi ako noon nakagalaw sa aking kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Ang noon ay haka-haka lamang ay napatunayan ko na, at hindi ko alam kung ligtas pa ba akong makaalis sa lugar na iyon. Paano kung makita ako at ako na ang sunod na dadakmain ng aswang na nasa harapan ko ngayon? Iyan ang bagay sa iyo. Iyan ang bagay sa mga taong mayabang, buli at walang awa. Narinig kong wika ni Persia, pero garalgal ang boses.
Naiintindihan ko na. Talagang naghihiganti nga ito sa lalaki dahil sa ugali nito na sobrang bole. Bigla akong nagulat nang may biglang humawak sa aking balikat. Sisigaw pa sana ako kung hindi lang natakpan ito ang aking bibig. Shhh! Huwag kang matakot, Insan. Ako ito. Bulong iyon ang pinsan ko na si Sofia. Anong ginagawa mo rito? Baka makita tayo ni Persia. Nag-aalalang tanong ko kay Sofia ng pabulong. Sinundan kita. Nakita kasi kitang lumabas eh. Akala ko kung anong gagawin mo eh. Pabulong pa rin sagot nito. Hinila ko siya papalayo sa lugar na iyon habang abala pa si Persia sa pagdamba ng mga lamang loob ng lalaki. Nagpatianod naman ito at ingat na ingat kami na hindi makalikha ng ingay. Bakit ka pa kasi nandoon? Tanong nito nang makalayo kami ng kaunti sa kinaroroonan ng aswang. Hindi ko rin alam kung bakit ako dinala ng mga paa ko doon. Nagulat na lang din ako na nakasilip na ako sa pinaggagawa nila. Lalo na ang ginawa ni Persia. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Wika ko rito. Ikaw talaga, Insan? Paano kung nahuli ka ni Persia? Hindi pati ikaw naging pagkain na rin niya. Nag-aalalang tanong nito sa akin. Sorry talaga, Insan. Salamat dahil sinundan mo ako. Hindi ko naman alam na totoo ang chismis noon na aswang ang pamilya ni Persia. Sagot ko na lang. Bumalik kami sa loob. Nangalahati pa lang kami ng lakad nang may tumawag sa amin mula sa likuran. San kayo galing? Di nyo ba alam na delikado maglakad sa dilim? Nahintakutan kaming bigla sa narinig. Pero matapang ang aking pinsan. Hindi ito nagpatinag sa takot na bumabalot na rin sa kanya. Hay nako, Pers. Eh nasobrahan yata sa tama ng alak itong pinsan ko. Hindi kasi sanay kaya naligaw nang hanapin ang banyo. Pero pabalik na rin kami sa loob. Wika ng pinsan ko noon. Pinipilit ko ring ikalma ang aking sarili upang wag mapaghalata ang natatakot kami sa kanya. Pati bibig ko yata ay nanginginig at hirap kumibot sa mga sandaling iyon. Ganoon ba? Hindi, tara na, sabay na lang tayo. Malapad ang mga ngiti nito. Hawak pa ang tisyo na may pulang mantsa. Kaya mataman ko iyong tinitigan habang naglalakad kami pabalik sa loob. San ka nga pala galing, Pers? Kanina pa kita hindi napapansin dito sa loob ba? Kunwaring tanong ng pinsan kong si Sofia. Well, nililinis ko lang ang paunti-unti ang mga toxic sa paligid. Sumobra na rin kasi, polluted na para sa ating environment. Makabuluhang wika nito. Alam ko na ang pagiging bully at mayabang ng kanyang nabiktimang si Wilmar ang ibig niyang sabihin. Napagtanto na lamang kami ng pinsan sa sinabi niyang iyon. Sabagay, wala rin talagang asal ang lalaking iyon. Pati nga babae, pinapatulan iyon. Sinusuntok niya kapag lumalaban sa kanyang pambubuli. Mabuti na rin sigurong karma iyon sa kanya dahil sa mga pinaggagawa niya. Bumalik ito sa kanyang pwesto. Inayos ulit ang itim na black dress at nagpahid ng lipstick sa kanyang labi. Pangiti-ngiti pa ito habang nakatingin sa maliit na salamin ng kanyang face powder. Ilang sandali pa ay isang lalaki ulit ang lumapit sa kanya. Bigla akong kinabahan para sa lalaki. Kaya mabilis akong napatayo para puntahan ang kinaroroonan nilang dalawa.
Ngunit hindi pa man ako nakalayo nang lapitan ako ng barkada ng lalaki. Nakaharap ngayon ni Persia. Sinadya talaga nitong harangin ang aking dinaraanan. Kaya nakaramdam ako ng pagkapikon. Ano ba? Padaanin niyo ako. Importante ito. Reklamo ko na halos magdikit na ang aking kilay dahil sa pagkayamot. Hawak na kasi ng lalaki ang bewang ni Persia. Bigla pang nagtama ang mga mata namin ni Persia nang silipin ko ito. Kaya bigla rin akong nakakubli sa dibdib ng lalaking nasa aking harapan dahil sa gulat. Pero huli na iyon dahil kita ko ang nakakalokang ngiti ng babae bago tuluyang tumalikod, akay pa rin ng lalaki. Nanlumo na lamang ako habang iniimagine ang nangyari kay Wilmar na ngayon ay posibleng mangyari rin sa isa pang lalaki na umakay dito. Ilang sandali pa ay lumapit si Sofia. Hoy, anong ginagawa mo sa pinsan ko ah? Galit ng tanong ng pinsan ko sa lalaking aking kaharap. Wala naman akong ginagawa ah. Siya nga itong chancing sa akin oh. Wika nito. At ang ibig sabihin ay ang pagkubli ko sa kanya. Mabilis naman akong umiwas at lumapit sa aking pinsan. Hindi mo naintindihan. Kailangan silang harangan bago pa may masamang mangyari. Wika ko. Tumawa ng napakalakas ang lalaki sa aking harapan. Hindi mo pwedeng harangin ang mangyayaring kaligayahan nila. Wika nito sa akin. Magagalit pa sana ako ngunit mabilis na itong lumayo at sumunod sa direksyon ni na Persia at ng lalaking kasama nito. Nagkatinginan kami ng aking pinsan. Nag-aalala ako para sa mga iyon. Ngunit ang sabi ni Sofia, hayaan mo na. Karma na lang din yan ng mga lalaking sakim sa laman. Uwi ka nito at niyaya na akong umuwi. Hindi na raw kami magpapaumaga at baka pati kami ay maisipan rin kainin ni Persia. May pakiramdam din kasi ang pinsan na nakita kami ng aswang kanina na nakasaksi sa kanyang ginawa. Pero sino naman ang pagsabihan namin nang nangyari? Mapagkamalan pa kaming adik kapag dumulog kami sa mga pulisya. Lalo na at wala naman kaming matibay na pruweba. Kahit naman siguro makuha na namin iyon ng video, sabihin lang din na ini-edit ito. Minabuti na lamang namin na lumayo sa lugar na iyon. Nang sa ganoon ay hindi kami kasali sakaling imbestigahan ang nangyari sa mga nabiktima ng aswang. Sigurado akong nakakadiri ang katawan ng mga ito sakaling matagpuan dahil butas ang dibdib at tsaka tiyan. Buti nga iyon nang mabawasan ang mga masasamang nilalang dito sa mundo. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Jane ng Iloilo.